Kaya sa kabayan. Pag naiinit talaga siya, lumalabas yung ano niya. Ayan na siya. Yun. Pinakita ko lahat yung mga kailangan niyo sa cabinet. Pag MDF yung gamit niyo na plywood. Yan. Kumusta tayo lahat kabayan? Ngayon kabayan, kasi may nabasa po akong comment, ilalagay ko lang dito kung sino yung nag-ano sa akin. Sabi, yung MDF na plywood pala, hindi talaga may iwasan na medyo masisira siya pag nilagari mo. Kaya ituturo ko sa inyo ngayon kung paano siya lagyan ng AJ banding. At kung paano matatanggal yung mga damage niya sa paglalagari. Tara kabayan, samahan niyo ako. At papakita ko na rin sa inyo yung self-support pin na ginagamit ko para sa self. Kasi may mga nagtatanong din kung anong pangalan. Papakita ko na rin kabayan yung itsura. Tara, simulan natin. Ito pala kabayan yung mga AJ banding ko. Ayan. Ayan yung AJ banding. Ito, tira ito nung ginawa natin yung cabinet na maliit, yung para sa kitchen cabinet. Yan, tira ito. Ito naman, puti. Tira din ito nung ginawa natin yung cabinet na maliit na puti. Yung pinaganuhan natin, yung nilagyan natin ng drawer na maliit, dalawa. Yan, tira yan. Ito naman yung bago ko kabayan. Ito yung bagong AJ banding na gagamitin ko doon sa bagong project ko. Kaya abangan nyo kabayan yung project na yun. Marami po ako kung gagawin doon. May mga cabinet din. Ito yung AJ banding na bago. Ito naman yung ano natin kabayan. Ito yung plancha. Yung pag gumamit ka ng MDF na plywood, ito yung pinakalitso niya kabayan, ito. Ayan, tapos gagamit ka lang ng plancha. Hindi mahirap kabayan kasi marami naman tayong mga plancha sa bahay. Ito lang yung gagamitin nyo sa paglagay nito. Tapos meron ako dito ito, yung plywood. Retaso na plywood. Kaya sa kabayan, pag linagari mo siya, talagang hindi may iwasan na may sira. Pero dito sa kabila, malinis. Dito sa kabila, yung ilalim, pag naglagari ka, yun ang may sira. Lalagyan to natin ng AJ banding. Tara. Ito sa kabayan, kailangan lang natin itong lihain. Gamit kayo ng liha na utsinta, lihain natin. Ayan kabayan, malinis na. Natanggal na natin yung sira nung lagari. Pwede na natin siyang lagyan ng AJ banding. Lagyan natin kabayan. Hintayin lang natin 2 minutes. Okay, ilalagay natin kabayan yung puti. Thank you.
Ayan na siya kabayan, no? Yan, nalagyan na natin siya ng EG banding. Itong nakalabas na to, kakatingin nyo na lang ito kabayan. Gamit yung kutsilyo. Ayan na kabayan, nalagyan na natin siya. Ayan, di ba? Tapos lilihain na lang to kabayan yung gilid para hindi maano. Ayan na yung dito, yung may linagarian, ayan o, malinis na. Ayan, malinis na siya. Wala nang sira. Ayan kabayan, ganun lang kabayan yung paglagay ng EJ banding. Ayan o, tingnan nyo. Ayan. Pag may liha kayo na 120, pang linis sa gilid. Ayan kabayan, okay na siya. Nalagay na natin yung EG banding paikot. Ayan o. Diba ganda? Talagang pumarihas. At tingnan nyo kabayan, ilalagay natin yung plancha dito. Ititihaya natin. Tapos, tingnan nyo, may lalabas na glue dun sa EG banding pag ininit mo. Ito kabayan, ito. Kuha tayo maliit. Tingnan nyo, hindi yan didikit o. Yan. Pero pag nilagay natin sa mainit, yan o. Yan. Ayan, lumalabas yung pinakaglo nya. O. Ayan na siya o. Yan, sumama na sa daliri ko. Ayan na siya o. Pwede ito kabayan kahit sa ano. Ididikit natin dito. Yan. Yan siya kabayan. No? Masisira lang pero hindi na maano, tatanggal niya. No. Madikit siya kabayan, madikit. Kahit yung puti, ganun din. Tingnan nyo. Lagay tayo maliit. Tapos, lagay natin dito. Mga 10 seconds lang. Ayun o. Sumasama na rin sa daliri ko. Oh. Idikit natin dito sa mesa. Ayan, sa kabayan. Dumidikit siya kahit saan. Maganda yung ano niya, glue. Ayan o. Hindi mo maano. Makudkod. Ayan. Matiway ka ba yan? Tapos ito rin yung... Ito yung isa. Ito. Tingnan nyo ka ba yan ito. Ayan. Dito makikita nyo yung paglabas ng glue kasi iba yung kulay. Ayan siya kabayan o. Oh. Yung glue natutunaw. Nagiging puti. Ayan. Ayan na siya. Tanggalin natin. Ayan.
Maganda yung ano kabayan, oh. Matibay yan. Oh. Hindi mo makukudkod. Sandali lang. Sisira lang pag kinudkod mo. Tiyan mo. Oh. Hindi na mo na matanggal. Sa pa. Yan, oh. Lumalabas yung ano niya, yung pandikit, yung glue. Ah, yeah, sa kabayan. Pag nainit talaga siya, lumalabas yung ano niya. Ayan na siya. Yun. Ayan sa kabayan. Kita niya na yung panglagay sa MDF na plywood. Ayan, yan sa kabayan. Ito kabayan yung self-support pin. Ito talaga yung pang plywood, pang cabinet. Ayan, so. Ayan. Marami po akong tutorial dyan paggawa ng cabinet. Pinakita ko to kung paano ito ikabit. Tapos ito naman yung isa. Ayan. Self-support pin din ito kabayan. Natatanggal yung ano. Ito muna yung ilalagay mo. Yan, ito muna ilalagay mo. Tapos bago mo ipasok ito. Doon sa paggawa ko ng hanging cabinet, doon ko to pinakita kabayan paano ito ikabit. Ah, yun. Tapos yung isa namang ginagamit ko ito. Ito pang glass ito kabayan. Pang ano to, glass. Pero pwede rin gamitin sa plywood kasi ito medyo dumidikit to eh. Pag malinis. Yan kabayan, tatlong klase ng ano, self-support pin. Kabayan, kung gagawa kayo ng cabinet, tapos MDF yung gamit nyo na plywood, ito yung kailangan yung screw. 2-inch na black screw. Dapat yung malalaking thread. Tulad nya, no? Yan. Malalaki yung thread nya. Huwag itong ganito. Ito mahina yung kapit nito kabayan. Ito maganda to, malakas. Tapos ito yung conceal hinges na inset. Number 3 to kabayan. Ganyan yung forma, tingnan nyo. Yan. Pag gagawa ka ng cabinet tapos inset yung gusto mo sa door, ito yung bibilhin mo. Number 3. Ngayon, ito naman yung haplap. Pag gumawa ka ng cabinet kabayan, tapos yung cabinet mo overlap yung ano niya, yung pinto, gagamit ka ng haplap at saka overlap. Wala akong overlap eh. Matuwid lang yung kabayan, tuwid. Tuwid yun. Ito yung ilalagay mo sa gitna na mga pinto, tapos gagamit ka ng overlap sa mga gilid. Tapos ito naman kabayan, yung ito naman yung slide drawer. Yan. Magagawa kayo ng cabinet, kailangan nyo nito. Depende sa gusto nyong haba na gagawin yung drawer. Ito, ang haba nito, 30 cm. Mayroon to kabayan 35, mayroon 40, mayroon 45, mayroon 50. Ito 40 yung haba nito, 40 cm. Yan. Tapos yung pag MDF yung gamit nyo, tapos ayaw nyong pinturahan uli, ang gagamitin nyo dito yung screw cap. Andito sa kabayan, tingnan nyo. Ito. Yan. Yan sa kabayan, oh. Lalagay mo yan sa ulo ng screw. Ayan. Ayan siya. Tatakip mo siya sa ulo ng screw. Pag plywood na puti yung ginamit mo, ayan siya, kakulay sa puti. Ngayon, pag ganung plywood yung gusto mo, mayroon ka rin mabibili na ganun yung kulay na ganito. Lahat ng ano kabayan, lahat ng MDF na plywood, mayroon siyang AG banding na katulad din yung kulay
Ayan sa kabayan, ang dami. Oh. Ayan siya. Screw cap. Pinakita ko lahat yung mga kailangan nyo sa cabinet. Pag MDF yung gamit nyo na plywood. Ayan. Ayun lang kabayan. At sana na kakuha kayo ng kunting idea kung anong gagamitin yung material pag MDF na plywood yung gamitin nyo. Ganun lang siya kabayan. Ayun lang kabayan. Maraming salamat sa inyo. At shoutout pala sa iyo kabayan. Parador Vlogs pa yun. Parador, ay lalagay ko na lang dito yung channel niya. At siya kabayan, pasupport naman ito yung channel ng Mrs. Budoy Vlog. Pakisupport na rin kabayan doon sa mga solid na sumusuporta sa akin. Pasupport na rin kabayan. Doon pala kay kabayan na nagpapaano ng channel niya. Nakalimutan ko eh, wala akong internet dito sa work. Kaya ilalagay ko na lang dito yung channel niya. Si kabayan, maraming salamat. At kung nagustuhan niyo ang video na to, huwag kalimutan mag like at i-share at i-subscribe na rin kabayan at i-hit yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video ko, mga tutorial video. Maraming salamat kabayan. God bless sa inyong lahat.